a business owner would need. Okay. So ladies and gentlemen, I guess without further ado, pwede na po natin sigurong simulan. Kung ready na po kayo, ay ready na rin po kami mga kaibigan, because we have prepared for this for about 3 days ata, no? Mga Sante Elites natin. Mga 3 days kami nagre-rehearsal. Okay, so we'll be giving the best, okay, for tonight para kayo po ay hindi lang masayahan, kundi ma-motivate at matuto para masimula ng inyong Sante business. Okay, so ladies and gentlemen, welcome to Thrive as One, giving you the 10 essential skills for the Sante business owner. Today is January 7, 2021. We now start, of course. Dire-diretso na po ito, ladies and gentlemen. Per topic, I will be calling the speaker for each topic. Running game po tayo ngayon, mga kaibigan. Mabilis, pero hindi nagmamadali. Okay? So, ladies and gentlemen, our first topic for tonight is an essential part of your Sante business, and that is the selling skills. Very, very important po ang selling skills. So, for this topic, ladies and gentlemen, who I will be calling is a team captain of his team, of course, Eagle Driven. Now, he is also a consistent member of the EMC, as we call it before, and now the Sante Elite PH. He is an Orange Diamond Executive Director, a consistent travel qualifier, two-time car achiever, dollar earner, and a leader and a very good speaker, motivator, ladies and gentlemen, to give you the first topic for tonight. Selling skills, practical tips on creating and sustaining customers online and offline. Tawagin po natin Orange Diamond Executive Director, Mr. Mark Anthony Ferranco. Hello, so iyan. So, sa lahat na nandito sa Zoom at saka nanonood sa live sa Sante Engage, gusto ko muna kayong batiin na magandang gabi po sa inyong lahat. Yun. Okay, so excited na ba kayo? Ako excited na rin eh. Pero bago yan, una munang gusto ko muna itanong sa inyo, paano nga ba magbenta? Okay? Okay, ngayon, binalik ko yung tanong, pero mamaya itatopic ko naman yan. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo na ito, okay? Lumalagablab yung mga comment, o patay po naman habang nagsasalita ako, ito na! So, success will start when you start to believe. Okay? Ako po'y isang HRM graduate. And yun yung natapos ko. And after that, nakapagtrabaho ko sa isang 5-star hotel sa Ortigas. Okay? So, mahirap maging empleyado. Sino dito yung mga empleyado? Ang hirap maging empleyado. Bakit? No work, no pay. Pag hindi ka nagtrabaho, nag-absent ka, wala kang kita. Tama? So, yung moment na yon, sabi ko, ang hirap maging empleyado. Sabi ko, sana may dumating na opportunity na pwedeng mabago yung takbo ng buhay ko. And yun nga, dumating si Sante. Nung nakita ko si Sante, sabi ko, isa itong magandang opportunity para makuha ko yung mga pangarap ko. So, I joined Sante, okay? Way back 2011. To 2011, medyo matagal na po. Okay? So, exciting mag-business ng Sante kasi from employment mindset, nag-change yung ano, yung paradigm ko to what? Entrepreneurial mindset. Nagbago yung kaisipan ko. Nung una, hindi siya madali kasi bakit? Di ka naman kaagad kikita eh. Pero na-excite ako. Alam mo bakit? Na-excite ako kasi bakit? Nagbago yung kaisipan ko. Naging negosyante na ako mag-isip ngayon. Naging entrepreneur na ako mag-isip ngayon. So, gusto kong sabihin, kung may katabi ka dyan, or what? Or sa sarili mo rin, na gusto kong sabihin mo na, change your mindset. Okay? Change your mindset. Yun, nagbago yung kaisipan ko. Entry na ba ako si Sante? Nung nag-umpisa ako, ano nangyari? Naka-experience akong bumili ng cellphone. Ayan, yung iba, sabi na, cellphone sis, maliit lang yan. Okay lang po yun. Parang ano yun, reward sa akin nung nag-umpisa ako. And from distributor, okay? Naging yellow diamond ako, okay? And from dating ang napupuntahan lang is Metro Manila from Romblon, nakapunta kaming mag-asawa because of this business, because of Sante, nakapunta kami ng Hong Kong, husband and wife. Dito ko na experience makasakay sa eroplano, okay? First time.
Ang sarap maging magkaroon ng first time experience kasi bakit? Nung nasa aeroplano na kami, sinisilip ko yung labas. Wala naman ako nakikita kundi puro ulap lang. Okay? Pero excited. Dahil yan sa Sante. And eto na. Yun nga, from executive director, naging yellow. Okay, ngayon pa orange diamond na ako. Pero ito maganda. Because of these business partners, okay? Dating nagko-commute. Dating tricycle, jeep, FX, right now driving my own car. Our we have two cars, okay? Okay, meron dahil sa business na to, dating nagko-commute, nagta-tricycle, okay? Jeep, right now, meron kaming Honda City. Okay, top of the line. Meron din kami ngayon yung bago, yung latest namin na Montero Sport 2020, yung GT, top of the line din po 'yon. Dahil sa business na to. Okay? Ito pinakamasarap. Dati wala squatter area kami dito sa Pasig. Squatter area. Talagang ang hirap ng buhay doon. Pero dahil sa business na to, nakalipat kami ng apartment. After apartment, right now, nakatira na kami sa aming sariling bahay. Okay? Sa subdivision na to, sa tinit, nabilhan namin ang bahay namin, sobrang tahimik. Yung anak namin, nakakatakbo-takbo sa laba, super, super malaya. Okay? Itong bahay na nabili namin, tatlong kwarto sa taas, tatlo rin yung CR, okay? Okay. Fully air-conditioned, okay? Dahil sa business na to. And right now, kumikita kami mag-asawa, 6-digit income per month. Okay? So, sino yung gusto yung mangyari sa amin? Okay? So, Mark, madali ba? Yes, madali lang. Sa isip lang yan. Basta ang kailangan mo lang gawin, aralin mo siya. So, ito na. Okay, yun yung nangyari sa amin. Sa mga gustong, yun yung nangyari sa amin. Itong tanong ko sa inyo, gusto mo rin bang mangyari yan sa'yo? Gusto mo rin bang mangyari yan sa family mo? So, ito na. Naniniwala kasi ako. Ito, ulitin ko ulit yung sabi ko kanina. Success start when you start to believe. Okay? Ito, ang dami oh. Yes, yes oh. Naniniwala sila. Actually, wala akong nakikita talaga eh. Sarili ko lang din. So, eto na. Naniniwala ako na ang malaking income or kita is nasa pagbebenta ng products. Tama ba? Di ba yung sa ating 3 secrets of the rich? Okay? Ang nandun, as what the 3 secrets said what, is what? Sell products, don't sell alone. Di ba nandun yon? Sell products, but don't sell alone. Okay? Kailangan meron kang gagamitin. Ito yung number one na ginamit ko. Bakit kami nag-generate ng napakalaking income way back 2020 wherein pandemic naman po yon. Tama? So anong ginawa ko? Ginamit ko yung number one, technology. Okay, sabihin mo kung may katabi ka dyan, use technology. Sabihin mo sa sarili mo, use technology. Ito mga partners, cellphone, pwede ka nang kumita ng 100,000 per month by using this cellphone. Yun lang naman ginagamit ko. Actually, marami ako. May mga Mac ako. Pero cellphone lang naman ginagamit namin mag-asawa everyday. And tanda, ito lang. Kwento ko lang nung dati, nung wala pang technology, wala pang Facebook, wala pang boasting, wala pang ganyan. Talagang ang hirap. Ang hirap, partner. Super hirap. Kasi mamamliers ako. Ang dami kong pinapaprint ng flyers. Ipapamigay ko yun. Diba? So, super sipag ko ng mga team na nag-uumpisa ako. Pero wala namang return. But right now, because of technology, yung dating mahirap, mas pinadali, super bilis na. Okay? Maximize nyo yung Facebook, maximize nyo yung page, boosting, okay? Maximize nyo yan. So, right now, okay. So, maximize the technology. And, ang dami namang pwedeng trainings. Actually, si Santi may mga trainings din. So, maximize nyo yun. About, gagamitin nyo na lang naman yun. Cellphone lang, or Facebook, Instagram, lahat yan gagamitin natin. So, ang number two is what? Haba system. Eto na. Mark, may technology ako. Ang mahal-mahal nga ng cellphone ko eh. Yes. Magaling ako mag-Facebook. Magaling ako mag-ads. Pero, pag wala kang system, may hirapan ka. Tama? Galing ka magbenta ng barley. But without a system, ngayon, buong araw, nagtrabaho ka, buong gabi, bukas, kaya mo pa ba? Hindi. Kailangan mo ng system. Haba system. So, anong ginawa ko? Okay? Ang ginawa namin mag-asawa, since hindi ko kaya at ang laki-laki ng market, ang ginawa ko, bukod sa network ko sa Sante,
ang ginawa ko, nag-put up ako ng isang ito ha, hindi ko sinasabing gawin nyo to, pero kung kaya nyo, tuturuan ko kayo mamaya kung ano yung ginawa ko. Ang ginawa ko, kumuha ako ng mga tao, gumawa ako ng page, mga ilang page yun, 8 yatang page lahat yun eh. Gumagana pa rin yung, 5 yung gumagana ngayon. Naghigpit si Facebook eh. So, 5 yung gumagana ngayon, at ito nangyari, kumuha ako ng mga tao na sasagot sa mga inquiry doon. Just imagine eh, no? Tapos, bawat page, ako yung nagbabudget. Tapos, sila, ako pinapasahod ko sila everyday. Yun yung ginawa ko. Nilagyan ko siya ng system kasi hindi ko kaya mag-isa eh. Ang laki-laki ng market, hindi ko kayanin. So, ang ginawa ko, pinarami ko yung sarili ko sa ibang mga kakilala ko. Ang kagandahan doon, natulungan ko yung mga kapatid ko. Eto na. Okay. Ay, Mark, paano kung doon kami nag-generate ng malaking income? Kasi bakit? Biruin mo, 8 page or ang daming gumagalaw everyday. Ang employee namin right now, nasa ano? Nasa 10 yata. 10 yung pinapasahod namin everyday. Eto tanong. Mark, paano naman kung wala akong pampasahod ng tao? Tama? Tanong, mag-type ka nga kung, oo nga, yes na lang. Mark, paano naman kung wala akong pampasahod sa tao? Nag-uumpisa pa lang ako. Anong gagawin? Ito yung tip ko sa inyo. Pwede ka rin mag-boosting. Yun nga, may budget sa boosting. Okay? Ito gawin mo. By commission muna yung mga kakilala mo. Sample, kapatid mo. Kapatid, tulungan mo muna akong sumagot. Tulungan mo muna akong sumagot neto. By commission. For example, magkano kita sa isang box ng juice? Sa isang box ng barley juice? Hatian mo. Okay, bawat isang box, 100 ka or 200. Every time na may mabibenta ka. Yan, ganun lang. Just imagine, yung kapatid mo nakabenta ng 3 boxes sa isang araw, may 600 siya. Nakapag-create ka ng job, nakapag-create ka ng kitaan. Okay ba yung suggestion ko? And then, kung ikaw naman, marami kang kapital, may kapital ka, edi karirin mo na. Pwede mong ipasok sa chat fuel para yung buong nag-inquire sa maghapon, kinabukasan, mami-message mo. For example, 20 or 50 or 100 yung nag-inquire sa buong maghapon or 300, kinabukasan, pwede mong broadcastan yun. Okay? Subscribe ka sa YouTube ko, subscribe ka sa, pasok ka sa groups ko, may ginawa akong groups, or di kaya, save my contact number, add mo ako sa Facebook, it's up to you. Pangatlong ginagawa ko, lahat ng bumili, simula nung una, lahat ng bumili, naka-phonebook yan. Kaya yung 3 plus to, di ba ang promo sa atin ng 3 plus to? Yung cellphone ko, uminit. Okay, uminit. Alam bakit? Kasi bakit? Turuan ko kayo, hindi pwedeng nag-group kayo, halimbawa, nag-group kayo, 20. Hindi pwedeng i-message sila mo sila ng sunod-sunod. Ibabla ka nang sa tawag dito, smart. So papalipasin muna ng mga 30 minutes, 40 minutes, tsaka bakbaka ulit. Sipag lang talaga. Yun yung pwede nyong gawin. Okay, so tapos na tayo sa system. Okay? Ano yung number 3 na tip ko sa inyo? Number 3, serve from the heart. Mag-serve ka galing sa puso. Ano ibig kong sabihin? Always gawin mo yung sarili mo na customer. Ano yung pakiramdam na nagugulangan ka? Tama? Lagi mong ilalagay yung sarili mo, okay, sa mga customers mo. Ano yung mararamdaman nila? Maraming customers na ang daming tanong. Makulit. Minsan, nakikita ko yung post ng iba, sa akin ka nag-inquires, hindi ka naman sa akin bumili. Okay? Huwag mong gagawin yon. It's okay. Part ng trabaho yan eh. It's okay. Part ng trabaho yan. Okay? But importante, okay? Okay, wag lang puro barley yung tanungin mo sa kanya. Minsan tanungin mo, kamusta yung family? Kamusta yung sino ba gagamit? Okay? Ano ba yung sakit? Okay? Wag puro benta. Build relationship. And keep mo sila. Pag nanghingi ng konting discount at alam mo namang hindi ganun kasakit sa'yo, bigyan mo. Kasi maraming tao gustong gumaling pero wala silang pera. Tama? So bigyan mo. And explain mo sa kanila na mas maganda mag-member ka, mas malaki pa yung madi-discount mo dyan. So serve from the heart. Yan. Okay? So ituring mo sila na hindi lang customer, ituring mo sila na kaibigan. And alam ko, magpa-prosper yung business mo. So, yun. Tapos na ako. And gusto ko muna kayong iwanan ng quotes na lagi kong pinupost ko pa dito sa IMA ko. Okay? Sabi nga ni Martin Luther King, you must find a way to serve.
find a way to serve. In our business, you need to find a way to serve. Okay? Sabi niya, not everybody can be famous. Hindi lahat ng tao magiging Manny Pacquiao, hindi lahat ng tao magiging presidente, hindi lahat ng tao magiging Kobe Bryant, LeBron James, or sino mang sikat na tao, Tiger Woods, hindi lahat ng tao magiging ganon. Pero pwede kang maging pwede kang makapag-serve. In what way? Everybody can be great because greatness is determined by service. Okay? Maraming salamat and thank you so much to all of you. Back to you, Sir Ian. Wow, thank you very much. Our first speaker pa lang yan, Mr. Mark Anthony Ferranco. Palakpakan naman po natin. Yan, if you want to sell a lot of products, ika nga. First, use technology. Second, have a system. And third, what? Serve from the heart. Okay, so yan ang million dollar tips ni Mr. Mark Anthony Ferranco. Nagsisimula pa lang tayo. First speaker for tonight, Mr. Mark Anthony Ferranco. Thank you very much. Next speaker, mga kapatid. Type muna kayo dyan kung